Shoutout sa aking mga members, sa mga dati kong pinakamatagal na mga members sa ating mga channel. Shoutout kay Miss Miami Laurel, Idol Marvin Maliveran, at kay Idol Luz Paul. Maraming maraming salamat sa inyo. Shoutout din sa aking mga member ngayon, kay Inday Ilin Ido, Angelito Brunola, Priscilla Inot, Harry Chan, Richard Umpan, Torin and Fior Prince, Marcel Nakil, Tita Jen Keferes, kay Marlinda Albis, Ati Bing Batingber, at kay Matt Mirabuino. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta, mga idol. Malaking tulong na po ito sa akin. Shoutout din kay Idol Roman Villanueva. Maraming salamat sa 10,000 na pinadala mo, idol. At kay Idol Maria Galvis na nagpadala ng 20,000 sa atin. Malaking tulong na po ito sa ating mga channel. Maraming salamat din sa laging nagko-comment sa ating mga bagong upload. Nababasa ko lahat ng mga message at comment ninyo, mga idol. At sa mga lahat ng nag-share at nag-likes. Shoutout din sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga beaker, sa mga blind community, at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mga bayani po kaya ng ating bansa. Simula na po natin ang ating kwento. Lumipas ang ilang mga sandali, tuluyan ng napatay ng dalawa ang lahat ng mga nilalang na mga pirok-pirok. Nagpasya muna ang mga ito na bumalik doon sa may batuhan para tingnan ang mga nagaganap na bakbakan doon, at naabutan nilang kasalukuyan ng tinatapos na din ng grupo nila ni Nonoy ang lahat ng mga nilalang na nandoon. Sa mga pagkakataon na iyon, nakita nilang tumutulong na din ang grupo nila ni Maki para tuluyan ng matapos ang mga nandoon na mga pirok-pirok. Pagdating naman ng dalawa doon, agad na tumulong na din sina Butchok at Kiram. Ilang sandali lamang, napatay na din ang mga ito ang lahat ng mga nilalang doon sa may batuhan. Natahimik muna ng ilang mga segundo ang kanilang grupo, na parang ninamnam muna ng mga ito ang kanilang tagumpay. Marami man sa kanila ang sugatan at may mga pinsala ang katawan, ngunit malaki pa rin ang kanilang ipinagpasalamat dahil walang namatay sa kanilang pangkat. Napalingon din ang mga ito kay Butchok dahil sa mga pagkakataon na iyon, napapaluhod bigla ang binatilyong sundalo sa lupa at nakita nilang bumalik na ang tunay na hitsura nitong si Butchok. Agad na lumapit itong si Nonoy doon sa kanyang matalik na kaibigan na punong-puno ng pag-alala. Batid kasi nitong si Nonoy ang magiging kapalit kay Butchok sa paggamit ng kanyang mga gabay ng sabay. Wikang tanong agad nitong si Nonoy, "Buddy, mukhang kinakailangan mo na magpahinga. Okay ka lamang ba? Huwag mo nang pilitin ang iyong katawan. Kaya na namin ang mga natitirang mga kalaban." Sagot naman itong si Butchok na napapangiti, "Huwag mo akong alalahanin, buddy. Kaya ko pa ang aking sarili. Maaring nanibago lamang ako sa aking ginawang sabay na pagtawag sa aking mga gabay at ginawang isa ang aming mga kakayahan. Makakayanan ko din ito, buddy. Salamat. Kinakailangan natin ngayon na mapuntahan agad ang kinaroroonan ni Gadok. Ayon kay Kiram, malala ang sugat nitong natamo at kinakailangan ng mga dahon ng mga gamot para mabisa sa kanyang mga natamong pinsala. Ngunit sa tingin ko, kaya ko nang gamutin ang kanyang mga sugat na walang mga dahon. Kamandag ang pumasok sa kanyang katawan, kaya kailangan lamang itong mapalabas sa pamamagitan ng mga buhay na salita." Ngunit wika naman itong si Maki, "Sa tingin ko, Dudong Butchok, hindi pa kakayanin ng iyong katawan ang paggamit ng mga usay. Kailangan mong makabawi agad ng lakas dahil may mga kakalabanin pa tayo sa patag at nandyan pa ang mga rebuilding talim at ang kanilang alas. Kinakailangan pa namin ang iyong lakas sa labanan. Kami nang bahala ni Baltok kay Gado. Mas kailangan ka kumpara sa amin. Wala na kaming pakialam pa kung patuloy na manghihina ang aming katawan. Tara, baka may mga magsidatingan pang mga nilalang na mga pirok-pirok at ang mga rebuilding talim." Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, kakaalis pa lamang ng mga ito, nasipat nila ang paglalabasan ng mga rebuilding talim galing doon sa butas ng batuhan. Nagpasya ang kanilang grupo na mas unahin nila ang pagpunta doon sa kinaroroonan nitong si Gado. Bukod sa may mga sugat ang mga ito,
kailangan mo nang magamot agad ang kanilang kaibigan at hanapin na din ang dalawa pa na sina Toto at itong si Buno. Wika at paalala din itong si Kiram na kailangan nilang mag-iingat sa kakahuyan dahil may mga gumagalang mga pirok-pirok din. Sa tingin din kasi ng mga ito, dahil napatay na nila ang lahat ng mga aswang na sungayan, pati ang mga nilalang na mga amaranhig at mga sundalong awol, kaya na nilang pulbusin ang lahat ng mga rebuilding talim ng ganong kadali. Mabilis ang kanilang pag-usa doon sa mga kakahuyan papunta doon sa kinaroroonan nitong sigado. Samantalang doon naman sa may tumana, nakakaharap na din nila ni Lucas ang mga rebuilding talim kasama ang mga engkantong tikling. Umaatikabong bakbakan din ang nagaganap doon, ngunit mas malakas na ngayon ang kanilang puwersa. Kasama ni Lucas ang mga matatandang gabunan na hindi lamang malakas sa pakikipaglaban, kundi malakas din ang mga kakayahan tungkol sa mga karunungan sa mga usal na kayang makipagsabayan kay Lucas at Gabriel. Bukod pa sa kanila, nandoon pa ang grupo ng mga batang espiya na pinamumunuan nitong si Arid at ng mga apo ng dalawang mga masasamang albularyo. Nanatili doon ang kanilang labanan sa gilid ng mga kakahuyan dahil hindi nila pinahintulutan na makalapit ang mga ito doon sa may tumana. Sa pagpapatuloy ng labanan, nalulupig na ang mga kampo ng kasamaan. Marami nang namamatay sa panig ng mga rebuilding talim at ng mga engkanto. May ilang mga sundalong awol at mga netibong amaranhig ang mga kasama ng mga ito. Ngunit gayon paman, nagagawan ito ng paraan ng mga aswang na gabunan. Pamilyar kasi ang mga nilalang na ito sa mga matatandang gabunan at batid ng mga ito ang kahinaan ng mga amaranhig. Batid din nila na nabuhay lamang ang mga ito sa pamamagitan ng malakas na mga usal at ritual na hinala ng mga matatandang gabunan isang alas ang may kagagawan. Nagsisimulang umatras na ang mga talim pasuot doon sa mga kakahuyan. Ngunit wika nitong si Lucas sa kanyang mga kasamahan. Huwag na natin hayaan na makalayo at makatakas pa ang mga ito. Patayin na natin ang lahat ng mga ito. Arid, bumalik ang ilan sa inyong grupo doon sa sintungang tumana para magbantay. Baka may mga makakalusot pa at makasalisi. Mahirap na. Baka may mga mabibiktima pa ang mga ito ng mga inosinteng tao. Agad naman na tumalima at inutusan itong si Arid, sina Dore na lamang ang tutulong doon sa grupo nila ni Lucas na susunod at humabol doon sa mga rebuilding talim doon sa kalubluuban ng mga kakahuyan. Kasama ang dalawa pang mga batang antingero, agad nang bumalik sina Arid doon sa sentro ng tumana para patuloy na magbabantay. Habang sina Lucas naman at ang mga matatandang gabunan agad nang hinabol ng mga ito ang mga rebuilding talim na nagpupulasan doon sa mga puno ng kahoy. Samantalang doon naman sa sentro ng lugar ng Kampo Utso, dahil sa pagdating nila, ninitoy doon sa may merkado kasama ang grupo nila ni Hipisario at ang grupo ng mga sundalo na pinamumunuan ni Tiniente Aragon. Agad nilang napapatay ang maraming bilang ng mga rebuilding talim, pati na ang iba pang mga engkantong nandoon. Dumating na din doon sina Nanay Kanida. Matapos na mabawi ng mga ito, ang dalawang batang bihag ng mga talim at ang mga pulis at mga sundalo na binihag ng mga engkanto. Nagulat na lamang ang alas na si Manang Pilipi sa pagdating ng iba pang grupo at tumulong ang mga ito para sila ay pabagsakin. Dito na nakakaramdam ng pagkabahala itong si Manang Pilipi, lalo na nang makitang unti-unting bumabagsak na ang kanyang mga kasamahang talim. Hindi na din niya nararamdaman ang presensya ng kanyang mga pinalabas na mga engkanto doon sa unahan na sa pakiwari niya, maaaring napatay na din ang mga iyon. Napatay na din nila ni Thyasides ang apat sa kanyang mga disipulo, kaya apat na lamang ang natitira sa mga ito. Agad nang umatras ang alas ng mga talim at wika nito sa kanyang natitirang apat na mga disipulo. Wala na akong magagawa ngayon. Kailangan ko nang gamitin ang natitira kong lakas para tawagin ang mga pulahang mandirigma galing sa mundo ng mga engkanto at mga diablo.
Ngunit tumutol ang apat na mga disipulo. Batid kasi nilang sa matinding labanan na lumilipas, nagagamit na ng husto nitong si Manong Pilipi ang kanyang mga kakayahan at lakas. Ngunit matalim na tumitig ang matanda sa mga ito at wikang muli nitong si Manong Pilipi. Gagamitin ko ang aking natitirang lakas. Wala na akong pakialam kung lalong manghina ang aking katawan. Kapag nandirito na ang mga manirigmang pulahan, sabayan natin ito ng pagtakas. Wala na tayong pag-asa na mananalo sa mga ito. Ngunit magagawang mapigilan ng mga manirigmang pulahan ang ating mga kalaban para tuluyan na tayong makatakas. Napagtanto ng mga disipulo na gagamitin lamang ng mga ito ang mga manirigmang pulahan para sila ay makalayo. Agad nang sinimula ng mga ito ang kanilang mga ritual. Napansin naman agad ang mga iyon ng grupo nila ni Nanay Candida. Kaya agad na sinubukan nila mga ito na mapigilan. Ngunit huli na, bago pa nila maatake ang grupo nila ni Manong Pilipi, biglang umindak na sa lupa ang mga ito ng sabay. At agad na muling uminog ang kapaligiran na pati ang kinaruroonan ng mga pulis at mga sundalo ay abot ang pag-inog na iyon. Labis na nagtataka sila nito sa pangyayaring iyon. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, muling dumilim ang kapaligiran ng sentro ng lugar ng Kampo Utso. Biglang bumuhos na din ang malakas na ulan doon sa lugar at nakakarinig ang mga ito ng malalakas na mga langit-ngit at mga lagabog at dagundong na parang may mga nag-uumpugan na mga bato sa ilalim ng lupa. Rinig din iyon ng karamihan ng mga taong nakatira sa bayan na iyon na labis din na ikinatakot ng mga ito. Sa lakas din ng pwersang kumawala doon sa paligid, kinakailangan pa nila ni Mamang Tasing, Nanay Candida at Yacedes na makagawa ng mga malalakas na harang. At makalipas pa ang ilang mga segundo, biglang nabibiyak na naman ang lupang nandoon at nagkakaroon doon ng kakaibang mga butas na dimensyon na hindi nila maintindihan. At nakita nilang may mga lumusot na mga nilalang na kulay pula ang mga balat, samantalang may dalang iba't ibang uring mga armas ang mga ito. Wika nitong si Nanay Candida. Ang alas na ito, mayroong malakas na karunungan sa pagtawag sa mga masasamang nilalang galing sa mundo ng mga Diablo, Tasing, Sidis. Kailangan natin na maisirado agad ang mga butas ng dimensyon na iyan. Napakadelikado kapag nakapasok ang lahat ng mga Diablo dito sa lugar. Maaring hindi natin kakayanin ang kanilang lakas at dami. Namangha din ang grupo nila ni Nitoy nang makita ang mga bagay na iyon. Kinikilabutan ang mga ito at agad na napatakbo ang mga ito papunta doon sa kinaruroonan nila ni Nanay Candida. Samantalang ang grupo nila ni Tiniente Aragon at Hipisario hindi pa makakilos ang mga ito dahil sa kanilang nakikitang kababalaghan na hindi pa nila maintindihan. Agad naman na gumawa ng sabayan na usal ang tatlong mga babaylan para maisarado nila ang butas ng dimensyon. Samantalang ang kanilang mga kasamahan nagsisimulang sinalubong na ng mga ito ang mga mapupulang mga nilalang sa pangunguna ni Damian at Bituin kasama ang kambal. Sumunod na din sila Nitoy para tulungan ang mga ito. Wika pa nga nitong si Nitoy. Ano kayang uring mga Diablo ang mga ito, Tonton? George, mukhang kakaiba ang kanilang mga hitsura at mukhang mas malakas ang mga ito. Sabay naman sa mga pangyayaring iyon, gumagawa na ng mga malalakas na usal ang grupo nila ni Manong Pilipi para tuluyang makatakas na ang mga ito. Pagkatapos biglang umihip ang malakas na hangin doon sa paligid at sabay na silang pinadpad papalayo doon sa sentro ng Kampo Utso ng ubod ng bilis. Samantalang sina Nanay Candida naman, Mamang Tasing at Yacedes, tuluyan na nilang naisarado ang mga butas ng dimensyon na nandoon. Ngunit maraming mga pulahang mandirigma na ang nakakapasok at kasalukuyan ng nakipagdigma na ang mga ito doon sa grupo nila ni Nitoy kasama sina Damian at ang mga batang mandirigma. Ngunit napansin agad nitong si Nanay Candida na biglang naglaho doon sina Abo at Akiko na labis na ipinagtataka ng matandang babaylan. Nasipat pa niyang nakipaglaban ang dalawa
kanina doon sa unahan. Uwi ka nito sa kasamahan ng dalawang mga babaylan. Tasim, Sides, nawawala sina Abu at Akiko. Hanapin ko lamang ang mga iyon. Masama ang aking kutob. Pati sina Tia Sides at Mamang Tasing nagtataka din ang mga ito. Hindi na rin kasi nararamdaman nila ang mga presensya ng dalawang mga batang paslit na apo nitong si Nanay Candida. Mabilis naman na umalis na itong si Nanay Candida doon sa kanilang kinaroonan para hanapin sina Akiko at Abo. Nag-uusal na din ng mga orasyon ang matandang babaylan para agad nang mahanap ang mga ito. Pati kasi itong si Nanay Candida, hindi na niya nararamdaman ang presensya ng dalawang mga apo. Masama talaga ang kanyang kutob. Nawala din kasi doon ang presensya ng mga kalaban, lalong-lalo na ang alas na maaring nakakalayo na ang mga ito. Sina Mamang Tasing naman, kasama sina Tia Sidis, agad na tumulong na din ang mga ito doon sa labanan. Kailangan muna nilang mapabagsak ang lahat ng mga mandirigmang pulahan. Baka kumalat kasi ang mga ito at makarating doon sa mga kabayan at may mga mabibiktima pa ang mga ito ng mga tao. Samantalang ang grupo nila ni Manong Pilipi, tuluyan ang nakalayo na mga ito at tagumpay ang kanilang ginawa. Dahil sa kanilang ginawa, napipigilan ng mga mandirigmang pulahan ang grupo ng mga babaylan na mapigilan sila sa kanilang gagawing pagtakas. Balak nitong si Manong Pilipi ngayon na magpalamig na muna. Malaking pagkatalo ang nangyayari sa kanila. Balak niyang muling umakyat doon sa bundok ng Kampo Utso para kausapin ang grupo nitong si Commander Abkaya na kailangan nilang magpalamig muna at muling magtayo ng mas malaking grupo. Sa ngayon kasi, mukhang nalalagay na ang mga ito sa alanganin. Ngunit nang akmang papalis na ang mga ito, biglang nakakaramdam ang mga ito ng kakaibang presensya na nasa paligid na sobrang ipinagtataka ng grupo nila. Batid ng mga ito na mayroong mga nilalang ang nasa paligid na maaring malakas din ang mga kakayahan dahil ramdam nila ang presensya ng mga ito. Wika ng isa doon sa mga disipulo. Panginoon, baka nasundan tayo ng mga ito o maaring nagawa ng mga ito na makasabay sa atin na hindi natin napapansin. Natitiyak ni Manong Pilipi na walang nakakasabay sa kanila dahil kitang-kita niyang malayo ang kinaroonan ng mga kalabang babaylan. Mga malalakas lamang kasi sa mga karunungan ang kayang makasabay sa kanilang ginagawang malakas na mga orasyon. Habang pinakiramdaman nila ang buong paligid ng kakahuyan, may nakita ang mga ito na dalawang mga paslit ang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Galing ang mga ito doon sa likod ng mga puno ng kahoy at nakakasigurado itong si Manong Pilipi na galing sa dalawang batang ito ang kanilang mga nararamdaman ng mga presensya. Hindi makapaniwala ang mga ito na nanggagaling sa dalawang mga paslit ang kanilang mga nararamdaman na malalakas na mga presensya. Ibig sabihin lamang, bago sila tuluyan na nakalayo, nakasabay ang dalawang mga batang paslit na ito sa kanilang ginawang malakas na hangin na parang ipo-ipo na tumangay sa kanila nang napakabilis papunta sa kakahuyan na ito. Napatitig ang mga ito doon sa kambal na sina Abo at Akiko. Gusto sanang matawa ng mga disipulo dahil naisip ng mga ito kung ano ang magagawa ng mga batang paslit laban sa kanila. Ngunit natandaan ng mga ito ang hitsura ng dalawa kanina doon sa may merkado na kasama ng babaylan na lumalaban sa kanila. Kaya naisip din nilang hindi mga ordinaryong mga batang paslit ang dalawang ito. At dahil nakakasabay ang mga ito sa kanilang ginagawang orasyon, maaaring nagtatangan din ang dalawang ito ng kakaibang kalakasan at kakayahan. Tanong pa ng isa sa mga disipulo kay Manong Pilipi. Ano ngayon ang ating gagawin, Panginoon? Mukhang malakas din ang dalawang ito dahil nagagawa nilang makasabay sa atin. Tama ka sa sinasabi mo. Malalakas ang mga batang ito. Ngunit sa tingin ko, dapat natin na pagbayarin ang dalawang ito sa kanilang kapangasan. Sobrang laki ng tiwala ng dalawang ito sa kanilang mga sarili.
Mukhang pumabor pa nga sa akin ang pagkakataon. Gustong gusto kong makuha ang dalawang ito para magagamit ko ang kanilang mga kakayahan. Wala na akong pakialam kung mapatay man natin ang dalawang mga ito. Magagawa ko pa rin ang mga paraan para makuha ko ang kanilang mga karunungan at mga kakayahan. Kita nila ang kakaibang talim ng mga titig ng dalawang mga paslit. Kanina kasi, habang gumagawa ng mga orasyon ang grupo nila ni Manong Pilipi para makatakas na, napansin iyon ng dalawang mga bata. Batid nitong si Akiko na hindi na kaya nila ni Nanay Kanida na mapigilan ang pag-alis ng mga ito dahil abala ang mga babaylan sa kanilang ginagawang mga pagpigil at pagsara doon sa mga dimensyon ng butas at doon sa mga nabibiyak na lupa sa paligid para mapigilan ang pagpasok pa ng napakaraming mga mandirigmang pulahan. Agad na gumawa ng usal itong si Akiko para sana pigilan ang mga ito. Ngunit hindi inaasahan ng batang babaylan na matatangay siya ng hangin kasama ng mga disipulo at ng alas. Kasama din itong si Abo dahil sumunod ito kay Akiko. Kaya napadpad din ang kambal kasama ng mga talim dito sa gubat. Ngunit gayon paman, disidido pa rin ang dalawang mga paslit na huwag hayaan na makakatakas ang mga ito. Wika nitong si Akiko. Abo, kailangan natin na mapigilan ang mga ito. Ayaw ko nang may makitang mabibiktima pa ang mga ito ng mga tao. Ako na ang bahala sa matandang iyan at ikaw na rin ang bahala sa apat niyang mga kasamahan. Tumango lamang itong si Abo habang nakalabas na ang kakaibang talas ng mga kuko ng bata. Nag-uusal na din ng mga puder itong si Akiko at kinuha na ng bata ang kanyang librita at bitbit na niya ito ngayon. Wika naman nitong si Manong Pilipi nang medyo makakalapit na ang mga bata sa kanila. Ang lakas naman ng loob ninyong dalawa. Alam ba ang ginagawa ninyong ito ng mga babaylan? Ngunit nakakalungkot lamang dahil hindi na nila malalaman ang mga mangyayari sa inyo dito sa gitna ng kagubatan. Kahit na malakas pa ang mga kakayahan ninyong dalawa, mga batang paslit pa rin kayo. Agad na naghiwa-hiwalay na ang mga ito at pinalibutan nila agad ang dalawang mga bata. May kinuhang punyal din ang mga ito at pagkatapos sabay na itinarak ng mga ito sa lupa ang mga punyal kasabay ng pagbibigkas ng lima ng mga orasyon. Ang ginawa ng mga talim, ikinulong nila ang mga ito sa mga usal para hindi na makakalayo at makakatakas pa ang mga ito sa kanila. Samantalang itong si Manong Pilipi may kinuha itong tila na kulay pula nang hihina na ang kanyang katawan dahil sa paggamit ng mga malalakas na usal para tawagin ang mga mandirigmang jablong pulahan. Ngunit sa tingin ng matanda, kaya pa niyang makipaglaban at gamitin ang iba pa niyang mga kakayahan para mahuli o mapatay ang dalawang mga batang paslit. Matapos ang kanilang mga ginagawang mga usal, biglang nakakaramdam ng kakaibang pamimigat sa kanilang mga katawan ang mga batang paslit. Parang walang hangin at nahirapan ang mga ito sa paghinga. Wala na ding inaksayang sandali ang mga disipulo at ang alas. Agad nang kumaripas ng takbo ang mga ito, papa-atake na doon sa dalawang mga batang paslit. Ganon din itong si Manong Pilipi. Agad na itong umataki bit-bit ang kulay pula na tila na mayroong nakasulat na mga salitang Latin. Ang mga ito ang gagamitin niya para hulihin ang dalawa. Ngunit bago naman tuluyang maatake ang dalawang paslit, mabilis na gumawa ng mga usal itong si Akiko. Sa nalalabi niyang lakas, agad na binuklat ng bata ang huling pahina ng kanyang hawak na librita. At matapos lamang na magawa iyon ng batang babaylan, biglang uminog ang buong paligid at kumawala ang kakaibang kalakasan ng puwersa doon sa kanilang kinaroroonan na nagiging dahilan para mapatigil sa pag-atake ang mga disipulo at ang alas na si Manong Pilipi. Sa lakas kasi ng puwersang iyon, itinulak na kasi ang mga ito papaatras. Hindi nila mawari kung anong uring kakayahan ang ginamit ng bata. Batid lamang nilang kakaiba ang antas ng lakas nito at makalipas pa ang ilang mga segundo,
may nakita silang nagliliwanag na bagay sa katawan ng batang babaeng paslit na si Akiko. At pagkatapos agad na humiwalay ang liwanag nito sa katawan ng bata at naghulmang tao ito na mayroong mahabang buhok na mababatid mong isa itong babae. Ngunit dahil nga sa nagliliwanag at nakakasilaw ang katawan ng nilalang, hindi nila makita ang pagmumuka nito. May dala itong nagliliwanag din na isang latigo. May lumabas na boses galing sa nilalang. Boses babae na napakatinis at napakasakit sa kanilang mga tainga na umabot na sa puntong kailangan nilang takpan ang kanilang mga tainga. Samantalang ang batang si Akiko, nakapikit lamang ito habang hawak pa rin ang librita. Nakalutang ito ng ilang dangkal sa lupa habang mayroong parang malakas na hangin na nakaikot sa katawan ng bata na parang isang puder. Itong si Abo, biglang yumuko din ang bata sa lupa habang namumuti na ang mga buhok at mga mata nito. Sabay nang umalagwa ang mga ito sa ire, itong si Abo, biglang umarangkada na ito ng mga pag-atake, samantalang ang nagliliwanag na nilalang mabilis na umatake na din ito papunta kay Manong Pilipi. Nasa sobrang bilis, ikinagulat ng matanda. Agad itong napapatras at kinakailangan niyang maiwasan ang napakabilis na pag-atake ng nilalang sa kanya. Na hindi niya talaga mawari kung anong uring nilalang ito. Bukod sa napakabilis, nangangamba itong si Manong Pilipi na tamaan ng mga paghagupit gamit ang latigo ng nilalang. Bawat kasi tamaan ng hawak nitong latigo, umuusok na di niya mawari kung ano ang dahilan. Mabilis na umiwas itong si Manong Pilipi sa mga pag-atake ng nagliliwanag na nilalang. Ngunit dala na din na hindi na ganun kalakas ang kanyang katawan, tinatamaan pa rin ito ng mga pagpalo ng nilalang.